show yourself as a confident person. Welcome again to my channel, babies. And ayun, nakapag-vlog ulit ako kasi nagkaroon ng time. And this vlog is all about inspirational vlog part 2. Huwag yun ang pantinin yung mga maingay sa ibang area dito sa amin. Kasi ganun talaga, mas okay na tong place na to pag nagbe-vlog ako. Kasi para mas comfortable ako at may narinig kayong ingay ng motor or whatever. Huwag yun ang pantinin, pakinggan nyo na lang ako. And maging isang ano to, isa mga way nyo para maging inspiration, mas inspirado kayo sa buhay. And dami ko ng sasa, let's go to the intro. So yun, ito na, nagmulan na natin. Ano ba yung isa sa mga bagay o ano yung mga part sa buhay natin na naging way para maging inspirational tayo o mas inspirado tayo sa buhay? And for me, itong vlog na to is all about inspirational vlogs para sa inyong lahat ngayon na nagtastruggle o hindi pa na-realize yung mga bagay na kailangan nilang ma-realize. And gusto ko lang mag-isa sa tao na pwede kayong ma-inspire. Kasi hindi ko alam, hindi naman ako perfect, marami din akong pagkakamali, naging toxic din akong tao. So, excuse me. So yun, ito yung mga bagay na kailangan nyong i-remember as a person kung kailangan nyong maging inspirado sa buhay. And, sorry kung maingay, hindi ko alam kung bakit ganun pag nagbablog ako, sobrang ingay nila. So, una sa lahat, kailangan nyong paniwalaan yung sarili nyo. Trust yourself first than others. Kasi wala namang ibang maniniwala sa'yo, kundi sarili mo rin. Oh my God! Nakagigil. So, ito yung unang bagay na kailangan nyong ma-realize at person. Una is, paniwalaan nyo yung sarili nyo kaysa sa ibang tao. Kasi walang ibang maniniwala sa inyo kundi sarili nyo rin. Kasi, pag pinaniwalaan mo yung sarili mo, mabibigyan mo ng confidence yung sarili mo, na iangat yung sarili mo kasi alam mo na kaya mo. Kasi, pag lalo mong ibababa yung sarili mo, ilulubog mo sa mga bagay na mas stress ka lang. Hindi ka makakausad. Tapos, hindi mo mararanasan yung parang lakas ng loob ay sobrang self-confident sa sarili mo. Like, para saan? The TikTok. Ang dami na nagbabas ganyan. Ang dami ng bases sa TikTok ko. Pero, eto ako ngayon. Nasarap nyo. Nakangiti. Full of positivity sa utak ko. Kasi alam kong kaya ko. Kasi alam kong may patutunguhan naman lahat ng paghihirap ko. Someday, hindi man ngayon, pero in the future, makikita ko rin yung sarili ko na akin haya ko rin naman pala. Bakit hindi ko kakayanin mo yun? So, yun. Part 2 is, huwag mong i-down yung sarili mo. O yung second thought pala, o second part na para mag-look forward ka na dapat positive ka lang o kaya mo, ganyan. Number 2 is, huwag mong hayaan na ibaba ka ng iba. Umusad ka hanggat kaya mo umusad. Kasi, lalo kang lulubog kung ilulubog mo rin yung sarili mo. Huwag mong ilubog yung isang bagay sa loob mo. O huwag mong ilubog yung sarili mo kung alam mong hindi naman makakabuti sa'yo. Like, kung ilulubog mo lang yung sarili mo, dun ka sa happiness mo, dun ka sa mga bagay na natutuwa yung puso mo, yung utak mo, yung mga pangarap mo, nakikita mo. Kasi kung ilulubog mo yung sarili mo sa mga bagay na mali, tulad ng madedepress ka, idadown mo yung sarili mo, sasabihin mo, hindi ka naman ako worth it, na hindi naman ako maganda,
Hindi naman ako matalino. Wala naman akong patutungan sa buhay. So, kung ganun yung mindset mo, hindi mo makita yung sobrang lino ng plano mo sa buhay. Kaya, ayun, ganun part 2 nun. Ay, pangalawang step. And pangatlong step naman is, gawin mo yung gusto mong gawin. Ano mo yung ikakatuwa ng puso mo, ikakatuwa ng ikaw, ng sarili mo, ng utak mo, ng mga pangarap mo. Sundin mo. Show yourself as a confident person at all. Huwag mo sasabihin ng sarili mo, hindi mo naman kaya eh. Hindi ko naman kaya yan kasi iba kaya nila. Ako hindi ko naman kaya yan. Sabihin mo rin sa sarili mo na kaya mo. Kasi as long hindi mo sasabihin sa sarili mo na kaya ko naman pala eh. Hindi mo makikita kung saan talaga yung nababagay sa'yo, saan yung hindi. Doon ka kasi mag-grow as a person. Paniwalain mo yung sarili mo na kaya mo. Kasi doon ka magiging matatag as a person. Doon magiging malawak yung mundo mo. Kasi kung hindi mo naman bibigyan ng opportunity yung pagkatao mo na kaya ko naman yan, pero hindi ko lang ginagawa kasi natatakot ka. At yun, yung pang-apat. Huwag mong ilunod yung sarili mo sa takot. Like, takot kang mabash, takot kang mapagtabihan ng ibang tao na hindi maganda. I-let go mo yung fear mo tulad sa akin. Kaya hindi ko na binabasa yung iba't ibang comment na sa mga video ko. Kasi sanay na naman ako eh. Sanay na ako sa mga ganong bagay. Hindi na yun bago sa akin. Kaya hindi ko na lang pinapansin. Kasi hindi na ako takot eh. Tapos na akong matakot sa pagiging mabas. Tapos na akong matakot sa mga bagay na hindi ko pala dapat katakutan. Kasi hindi naman nila ako mapipigilan kung ano yung gusto ko, di ba? Yun. Tapos pang lima, last step na to. Last part, hindi ko alam, nakalimutan ko. Pero ito lang yung ma-advise ko. Huwag niyong hayaan na idurog kayo ng iba kung hindi nila kayang tanggapin kayo. Tanggapin mo yung sarili mo kasi hindi katanggap ng ibang tao. Hindi. Tanggapin mo yung sarili mo kasi yun yung ikaw. Hindi mo kailangan mamilit ng ibang tao para tanggapin ka. Kasi wala namang ibang tatanggap sa'yo kundi sarili mo. Walang ibang tatanggap kayo sa'yo kundi ikaw rin lang man. Kasi paano mo makikita yung pag-grow mo as a person kung hindi mo makikita sa sarili mo, natanggap mo naman yung sarili mo. At tulad sa akin, tanggap ko na yung buong ako, yung buong pagkatao ko. Kasi ako to eh, hindi yung ibang tao to. Kaya hindi na ako mamimili sa ibang taong tanggapin ako. Kasi alam ko naman kung ano ako, kung ano lang yung limitasyon ko, kung ano yung pagiging ako. Hindi ko naman kailangan pilitin yung iba na mahalin ako. Kasi as long as may nagmamahal sa akin, as long as tanggap ako ng ibang tao, and as long na kaya kong maging inspirasyon sa iba para maging matapang sila. Kasi sabi nga nila, may nagsasabi sa akin on message sa TikTok, nababasa ko yung mga message nila. Huwag mo yung i-down yung sarili mo kasi worth it ka. And naging inspiration ka namin para palakasin yung loob namin. And dun pa lang, so ayan na po to siya. So dun pa lang, alam ko na na may nagagawa akong mabuti sa ibang tao. Kasi kung hindi ko naman paniniwalaan yung sarili ko na makakatulong ako sa iba, nag-inspiration ako sa iba, eh, hindi ko magagawa lahat ng bagay na to. At hindi ko magagawa yung katapangan ko na yon na sobrang lakas eh. Tapang no? Kamalong ka. So yun lang. So I hope nakatulong tong video na to. And don't forget to follow my social media account. And syempre, huwag niyo pong kalimutan to subscribe my YouTube channel and click the bell button beside it para ma-update kayo sa lahat ng upload ko. And please give me a thumbs up on this video para mag-spread love tayo. So, don't forget to love yourself and give your mindset always positivity kasi walang ibang magagawa yun sa'yo
kundi katuwaan. Yun, kasiyahan. Maging masaya yung araw mo pag positive ka. So, yun lang. And see you on my next vlog. Bye-bye.